Tatlong outreach program sa isang araw ang naging batayan ng Katuwang for Humanitarian Projects Foundation Inc. upang masukat ang kanilang grupo sa paghahanda sa mas malawakang pagdingap sa kapwa. Isa na rito ang pagbibigay ng personal na gamit para manatiling malinis laban sa COVID-19 pandemic. Ayon kay Jacqueline Bautista, Center Head, may 34 na kaso sila sa kasalukuyan at tinutulungan nila itong makabangon sa buhay mula sa paglilinang ng talino at harapin ang bukas at bigyan ng pagkakitaan sa pamamagitan ng trainings sa pedicure, manicure, foot spa at pananahi. This is a formerly home for girls. Mm-hmm. So, naging home for women ito noong 2016. Mm-hmm. Okay. So, ang nangyari, girls pa sila noon, and then they are physically, may mentally ano sila, mm-hmm. may kapansanan. Pero sa ngayon, we are training them ng mga livelihood skills. That's para nice. Maging independent living. Mm-hmm. So we apply the independent living scheme sa kanila. Mm-hmm. Parang pag sa ganon, kung sila ay trained na, paglabas they can nila. Live on their own independently without the aid. So lalabas na po sila. Ang center ay tumatanggap ng mga kababaihan na may anak na may edad na 7 pababa at maaari nilang kupkupin ito ng 6 na buwan hanggang 1 taon. Pero dahil sa COVID-19 pandemic, ay pansamantala nilang itinigil ang pagtanggap ng bagong kaso ng mga kababaihang naaabuso. Nagsagawa rin ng pamimigay ng tulong ang Katuwang sa St. Joseph Home for Special Children sa Barangay San Jose Block 3, Tarlac City. Dito ay maingat na tinanggap ang grupo at namigay rin ng mga gamit pangkalusugan at karagdagang tulong para sa gastusin ng mga paslit. Ayon kay Katuwang for Humanitarian Projects Foundation Inc. Chairman Glenberg Africa Lazo, ang gawain ito ay bilang pagtalima sa nakatatak sa kanilang pangalan. Ang Katuwang po ay binubuo po ito ng aming mga sama-samang adikain, ang pagmamahal sa taong bayan. Ang Katuwang po kasi partner kung sa English. So, narito po ang Katuwang para maging partner po ng mga nakakarami. Hindi po ba? O, magiging Katuwang po kami ng mga nangangailangan. Binigyan din niya na hindi sila humihingi ng tulong mula sa gobyerno at ito ay bahagi ng kanilang posisyon bilang ambassador ng United Nations. Ang Katuwang Parliamentarian Foundation Incorporated po, wala po kaming inihinging donasyon po sa kahit kanginuman, maging sa ating pamahalaan dito sa Pilipinas. Bilang partner po ng United Nations, sarili po namin ito. Sarili po namin ang pondo na aming ginagamit sa pagtulong. Wala po kaming inihingi kahit kanginuman po. Sarili po namin po ito. Sa kanyang pagharap sa grupo ng media mula sa iba't ibang probinsya at rehiyon, ibinahagi niya ang kanilang naging programa at proyekto lalo na sa pagpapabilis ng daloy ng transportasyon upang maibsan ang problema sa trapiko. Ang school building po ay 5,933 po, nationwide po yun. Ang nagsimula lang po kami dito sa Region 3 muna. Meron po kami dito sa Region 3 ay 160 na handang itayo na po by January. Sapagkat nabinbin po ito o na-delay bunga ng pandemya. Sapagkat sa paggawa, yun ang nagiging dahilan. Sana sabay-sabay tayong manalangin sa ating Panginoong Diyos na mawala na po yung pandemya para magawa na natin po lahat po ng ating mga project. At hindi lang po ang school building. Meron po kaming daycare center na 5,000. Nationwide po siya para yung mga bata natin maliwalas na mag-aral. At kompleto po yung ating daycare center. Computer po, everything, lahat po andun na po siya. At hindi lang po yan. Magtatayo din po kami ng regional hospital. Bawat region po, meron po kaming itatayong hospital. Libre po ito. 500 rooms po for every region. Region 1 up to 14A. Ganun po siya. Maliban po sa hospital, magtatayo pa din po kami ng 2 subway. Na ang subway po nito, kasalukuyan po nating inaayos po yung plano from Nabotas po up to Japan.
from Navotas po up to US. So, yung po ang aming nilulusan ngayon. At ang pangatlo po, yung meron po kaming gumaka Quezon Canal na gagawin, sapagkat yung mga ating Region 1 o Region 2 na naglalagbay pa Manila ay nahihirapan sila. So gagawin po namin itong gumaka Quezon Canal sa amin po yun, sa Katuwang, eh, didiretso po yun. Tren po yun. Oh, pag may sasakyan ka, pwede ilagay sa tren. At napakarami pa ho na gagawin po ng Katuwang po. Naniniwala rin siya sa mas higit na magandang bukas ng ating bansa sa darating na 5 o 10 taon. Lahat po ng project po ay meron na po kaming allocation tungkol dyan. At implement na lang po natin, sir. Opo. Lahat po naman po yan ay ayos po natin yan, siyempre. Kailangan one step at a time. Yes, sir. Hindi naman natin kayang buhay. Nasabay-sabay po yan. One step at a time po. So how do you visualize Katuwang 10 years from now po? 10 years from now? Opo. Sa 5 years siguro, up to 10 years na sinasabi po ninyo, sir, ay ang Pilipinas ay magandang-maganda na. Magandang-maganda na. Magtatayo po tayo ng tinatawag na 7-Level. 7-Level po. Sa Maynila, ang second level po, biyaheng Cagayan. Third level po, biyaheng Ilocos. Hanggang 7 po yun. Para maiwasan na po yung traffic. Sa paning naman po ng Katuwang, ang masasabi po namin, isa lang po ang aming kailangan sa lahat ng nakakarami. Ang tagdag na panalangin na malakas ang bawat isa sa atin, may taguyod, may sakatuparan, ang vision at mission ng Katuwang. Alang-alang sa atin lahat, pangunahin po ay ang paglilingkod sa ating Panginoong Diyos. Kasi ang tayo ng Panginoong Diyos sa aming ginagawa po ito. At sa tulong po ng Birada, mabuhay po ang Birada, at kayo po ang magiging katulong namin o kakatuwang sa may pamahagi yung ganitong magandang layunin at gawain. Bago matapos ang araw ay magkahalong emosyon naman ang naramdaman ng mga dumalo sa outreach program sa Accelerating Minors Opportunity for Recovery o AMOR sa Barangay San Francisco East, Anao, Tarlac. May 41 kabataang kababaihan at 73 kalalakihan na inaaruga ng 90 social workers ang nasa loob ng facilities. Sila ang mga special children na iniwan at pinabayaan na ng kanilang mga magulang at kamag-anak dahil sa masela nilang kalagayan at pangangailangan. Inumpisahan ang maiksing programa sa pamamagitan ng doxology, inspirational messages at intermission numbers na nagbigay ng kasiyahan sa lahat ng dumalo. Iginiit ni Ambassador Lazo na ito ay pasimula pa lamang ng kanilang pagkalinga bilang kaagapay ng mga inabuso at inabandonang kabataan. At kung anuman ang kanilang maaaring maitulong ay maaaring sumulat o bumisita sa kanilang opisina. Sa huli ay nanawagan siya ng panalangin sa lahat para sa masigit na patnubay at matapos na nga ang pandemya at makabalik na tayo sa ating normal na buhay. Kino Moreno, Birada Balita Worldwide, Tarlac City.